Magandang araw mga kabaryo. So sa episode na ito, ipapakita po natin yung aming bagong farm sa Barrio Bantog, Alicia, Isabela. So nandito po tayo ngayon sa boundary ng Barrio Bantog at Barrio Bonifacio. So in between po ng dalawang barrio na yan ay meron pong aripit or irrigated canal going sa farm na kukunin natin. So ayan po, sa bandang left side ng dinaanan natin, ayan po yung aripit or irrigated canal na nagsusupply ng tubig sa mga farm dito sa area na to. Yun po palang tawag sa area nito, na ito is Abagatan or in short Bagatan. Sa English po nun is South. Dito rin po sa Abagatan nandoon po yung warehouse natin, farm warehouse natin, saka yung solar dryer natin, yung concrete na dryer ng palay natin. So yung area na to, we will call it Bagatan Area 2. Kasi yung area 1 natin, yung nandoon yung warehouse natin, meron tayong bahay kubo doon, and then yung dryer natin. Yung area po na farm na to is 10,800 square meter or 1.08 hectares. Yung lapad niya is about 30 meters and then ang haba niya is about 360 meters. So ayan po mga kabaryo, so tapat po siya ng may mga puno ng nyug doon sa dulo na yon. So meron pong isang pitak ang boundary noon before sa mga puno ng nyug na yon. By the way po pala mga kabaryo, yung distance po ng farm natin ito mula doon sa may boundary ng Bantog at Bonifacio na pinanggalingan natin kanina is about 500 meters po. So ito na po yung boundary ng bukid na kukunin natin. So meron siyang maliit na kanal dito. So hanggang dyan na lang po yung boundary and then sa may bandang kaliwa po, nandun na po yung puno ng nyug na pinaka-reference natin, excluding yung isang pitak or plot na before that area. Ito naman po mga kabaryo yung daan pag dinerecho natin po yung kanina sa boundary ng Bantog at Bonifacio and then dadaan natin yung bukid na kinuha natin ngayon and then papuntang sa kabilang side ng kalsada. So doon po tayo galing kanina and then ito pa yung aripit sa side niya and then dinerecho natin. So sa bandang left side po ng area na yan is meron po tayong farm dyan. Tawag natin is Laod Area 1. Ito po yon. Meron yung binubukid po ni Winnie. Ito po si Cardo, yung alaga nating kalabaw.
And meron po tayong Kubo dyan and Bispan po sa bandang kaliwa. Ito naman po yung kabilang side na papunta sa bagong farm natin. So this was taken after the harvest season ng March. So April na po yan. And then bayaran na po natin yung farm na kinuha natin. So pupuntahan po uli natin para mabisita uli. Yan po papuntang baryo ng Bantog. Ito po yung papunta sa farm natin sa Laut Area 1. And then after that, doon sa Bagatan o Bagatan Area 2 ng farm natin. So dito na po tayo mga kabaryo sa Laod Area 1. Ito banda sa bandang kanan. So meron po tayong bridge dyan, yung parang temporary bridge sa right side dyan, pa hindi yung Kubo. And then ito po yung farm natin sa Laod. So ito naman po ulit yung bukid na kinuha natin. Ito po sa Bagatan Area 2. So dyan po tayo galing sa may Laod, and ang distance po niya hanggang dito is about 450 meters from the crossing na pinanggalingan natin kanina. So yan po yung papunta sa boundary ng Bantog and Bonifacio. As you will notice po pala mga kabaryo, so after ng harvest season, so maraming mga pinapastor sa mga itik dito sa area na to. Since may mga ibang natitira pa yung mga palay sa mga bukid, mga iba tumutubo pa uli and namumunga pa uli. So ayan po yung kinakain ng mga itik. Mas makakatipid po sila pag pinapastor yung itik kaysa sa nakakulong siya na papakainin ng mga pigs. So ayan po uli yung farm natin. So ang reference po uli natin doon is yung puno ng mga nyog sa bandang dulo. So ayan po, so naharbisan na rin po yung farm dito and pwede nang lakaran yung mga palayan papunta sa boundary. Tingnan uli natin yung boundary sa may bandang dulo ng farm. So after this na dinalaw natin o binisita natin yung farm natin na bago, and pabalik naman tayo sa dating pinanggalingan natin last time, papunta doon sa may boundary ng Bantog and Bonifacio. And then after that, pupunta po natin yung sa area ng farm natin, area 1 ng farm natin sa Bagatan, yung doon po nakalagay yung warehouse natin, dryer natin, and may Kubo rin tayo doon, and mga ibang equipment natin po doon nakalagay, mga other farm equipment po natin.
So, ito na po yung papuntang Area 1 ng Bagatan. Ito po yung warehouse natin na pinagawa. So, nakaharap po siya sa farm. And then, ito po yung ginawa natin na daan papasok ng farm. So, niluwagan po natin yan. May mga 5 meters po yung lapad yan para pwede pong daanan ng mga 10-wheelers na truck balang araw. Saka yung during construction po ng warehouse natin, pwede na pong mag-pick up dyan ng dried palay ng maramihan. So, ito na po yung dryer natin, syntractor natin, and kubo na pinagawa natin. Hanggang dito na lang po muna mga kabaryo, and don't forget to subscribe to see my other future videos, and God bless po. Have a nice day.